Ryzen 3, GTX 1050 Ti, pwede ba? Magkano budget? Example, PisoNet, 5 computer up to 10 computer. Na, ano mas maganda or maayos sa mag-setup ng internet para sa mga PC client? Yung wired na gamitan ng RJ45, UTP cable, or Wi-Fi adapter. Please subscribe nyo ako sa iba pang YouTube channel. Please follow nyo ako sa iba pang social media account ko. Lalo na sa TikTok ko. Yun. Oh yeah! What's up? Kumusta mga ka-reveal? Jomer Kasulo here. Ang may pinakamalakas na pwede sa buong kalawakan. Ryzen 3 GTX 1050 Ti. Pwede ba? Magkano budget? Example, PisoNet, 5 computer up to 10 computer na unit. Yan, magkano haabot? Yan ang pag-usapan natin at magbabasa pa ako ng ibang asset calibration nyo pag may oras pa mga Arbil. Okay, gawin natin agad-agad. Let's go! At yun na nga ng mga Arbil. Arbil, law. So, magkano po ang budget sa PisoNet X 5 to 10 PC? Na PisoNet po. Sana po masagot. Salamat po. Okay, kung magkano budget, kunyari, example, limang PC, 2 hanggang 10 PC. Depende sa specs ng PC na bibilhin, okay? Example, ito, Karibil, pakita ko sa PC. Ito, Ryzen 3 ang specs mo. 11595, ano pa lang yan? System unit, wala pang monitor. So, mga 15,000, no, Karibil? 15 times 5, 75,000. Lima lang yun, ha? Okay, pagka 10, 150,000. Okay, kung ito naman yung ano mo, yung specs mo na i-build, 15 yan, plus monitor pa, mga 18,000. 18 times 10, 180,000. Eh, kung ito naman i-build mo, plus wala pa system unit pa lang yan, 20,000. Okay? Okay, Bill, Lau, magkano budget sa PisoNet? Example, 5 to 10 PC. PisoNet, sana po masagot. Salamat po. So, depende sa specs ng PC na i-build mo. Yun na nga, Ryzen 3, nasa 15,000 isa yun. So, kung 5 nga, times 5, 15, 30, 45, 60, 75,000. 5 pa lang yun. Pagka 10, 150,000. Kung Ryzen 5, yung 5600G, yung binild ko sa kaibigan ko, 20,000 isa eh. So, 10, 200,000. Okay, depende sa specs, no, Karibil? Siyempre, may mga lamesa pa, papaayos ko ng pwesto, may upuan pa, ayun, upuan. Papakabit ko pa internet. Yun lang naman eh. Pero yung 200,000 sa 10 PC, okay na yun, no? Tapos, ang i-ano mong specs, Ryzen 5 agad, 5600G. Pag may budget. Kung wala, Ryzen 3. Okay? Basta mag-Ryzen ka, eh, hindi Ryzen. Bakit? Maganda kasi yung built-in na GPU niya. Eh. Medyo mataas na. Okay? Kaya, halos kaya niya na lahat ng nilalaro sa computer sa PisoNet. Kasi pag Intel, medyo mahal. Okay ang Intel. Yun nga lang, hindi siya, ano, siya, hindi siya sa computer shop. Hindi masyadong bagay. Pwede, ano yun, pang mayaman. Kasi yung Intel, mahal yung price. Baba pa ng built-in na GPU. AMD Ryzen, pero maganda Intel ha. Pero AMD Ryzen, mura na. Maganda pa yung built-in na GPU. Tapos mataas pa yung core storage niya. Okay, so yun. Magkano budget? Sa pagtayo ng PisoNet, example, 5 to 10 PC na units. Depende sa specs yan, Karibil, no? Pero kung Ryzen 3 or Ryzen 5, pag Ryzen 3, 15,000. So, times mo sa ilan kung ilan yung PC mo. Sabi na natin, 10. 15,000 isa, 150,000. Kung Ryzen 5, 5600G naman, mga 20,000 each. Sobra na yun. Sinobrahan ko na para ano, walang butan. 20,000 times 10, 200,000. Okay, yan. At yun ang ano, mga Arbil. Ryzen 3, pwede ba sa GTX 1050 Ti? Yan. Ano ba Ryzen 3? Okay, pero ito, meron akong binatal na calculator kung compatible yung Ryzen 3 at GTX 1050 Ti. Pakita ko ito sa PC.
Okay, so Ryzen 3200G and NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. Tingnan natin ha, mga kabil. Oh, 0% bottleneck. Okay. Ryzen 3200G and NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti will work great together. So, saktong-sakto, no? Yung GTX 1050 Ti sa Ryzen 3200G, kabil. Ang di mo na sabi ko na Ryzen 3 yan, pero ang Ryzen 3 naman, ano yun, magkaka-level naman yan. Okay? So, pasok na pasok yan. Yung GTX 1050 Ti sa Ryzen 3 mo, Karibil. Okay? Yan. At yun na nga ng mga Karibils, Karibil, Jaibel. Karibil, ask ko lang, same. Ano mas maganda or maayos sa mag-setup ng internet para sa mga PC client? Yung wired na gamitan ng RJ45, UTP cable, or Wi-Fi adapter? Salamat po sa pagsagot. Okay, sinabi ko siyempre wired kasi yung Wi-Fi nawawala yung signal nun. Okay, tapos nag-replace siya. Plano ko kasi Karibil, pag magtayo uli ako ng Netcafe, mag-wireless ako kasi para di na masyado matrabaho. Matrabaho kasi yung wired kaso inaalala ko is yung signal ng internet or LAN games. Baka mina or mahina. Yeah. Okay, Karibil, wireless talagang medyo mahina yan. Hindi tulad ng wired. Dire-diretso yung signal. Kasi nga, may wire eh. May dinadaan ng connection. Yung wireless kasi, signal siya. Pwede nga maputol yung signal niya ng internet. Diba? Kung mawala yung signal, paano yung nag-online games? Baka ma-bad tip. Okay, mas malinis sa setup ng wireless. Nga lang, hindi siya advisable sa computer shop PCUnit. Kasi kung makikita mo yung mga computer shop PCUnit, naka-LAN cable talaga. Ayusin mo na lang yung LAN cable. Huwag yung katulad sa amin magulo. Dahil ayusin mo lang. Isang setup lang naman kasi yun eh. Setup na pag ganon, tago mo, tapos i-ball mo. Mas maganda pa yun pag wired UTP LAN cable. Kasi yan talagang ginagamit sa computer sa PCUnit eh, no? Tsaka pag magla-LAN games, wireless, di ba? Pwede kasi mawala yung signal sa wireless, no? Wi-Fi nga, di ba? Minsan, nawawala. Hindi masyado maganda yung wireless eh. Lalo na yung adapter mo, baka di rin maganda, no? Sa UTP LAN cable, kahit generic lang, okay na eh. Generic lang sa amin. Okay? So, ganito na lang, no, Karibil. Try mo siguro isang wireless na PC. Try mo kung anong magiging, ano niya, takbuhan niya, kung maganda ba sa internet or sa iba pa. Diba? Try mo muna sa isa. Kasi adapter lang naman yung gagamitin mo eh, no? Pero mahal kasi pagka motherboard na may Wi-Fi. Mahal yung ganun eh. Okay. Pero na, ano yan, itry mo isa. Tignan mo kung ano magiging tsura, ay takbuhan, kung maganda ba siya na naka-wireless or Wi-Fi. No? Pero para sa akin, no, Karibil, mas maganda yung LAN cable. Mas ano siya, mas stable siya. Hindi nawawala yung ano niya, signal. Okay, dyan sa Wi-Fi o wireless connection, pwedeng mawala yung signal. Pag nawala, yung nag-online games, di ba? Yung nag-online games, syempre, pag rank game pa naman yan, mahalaga yan, pwede silang maban, di ba? Or mamatay sa clash, dun pa nawala yung signal, namatay siya bigla, pwede niya masuntok yung PC mo. De, joke lang. Di ba? Mahirap kasi pag nawala yung signal, ma-bad trip yung naglalaro sa'yo. Hindi na maglaro sa'yo. No? Okay! Ganun na lang gawin mo. Try mo sa isang PC. Bili kang adapter. Tapos itry mo kung magiging stable ba siya. Pero para sa akin, LAN cable na lang ang gamitin mo. Para maging malinis ang setup. Kahit naman naka-UTP LAN cable, naka-wired, pwede naman maging malinis setup. Eh, no? Isa tatago mo lang naman siya eh. Lahat ng LAN cable, pag isa-isayin mo yung daan niya, tapos itali mo, lagyan mo ng takip. Kasi takip na parang sa kuryente, di ba yung mga takip? Lagyan yung takip mo. Parang naka-ano ka na rin, wireless.
Linisan mo lang yung pag-setup ng LAN cable. Carville, okay? Mas maganda nga talaga yung naka-wireless, no? Pero yun nga lang, sa wireless, ang disadvantage na, siya sa loss connection, eh, no? Mas malaking chance yung loss connection niya. Hindi katulad sa naka-LAN cable, mababa lang yung loss connection, no? Kasi sa LAN cable, pwede rin naman mawala yung connection. Kunyari, yung LAN cable na galaw yung likod, kaya nasira yung LAN cable, gano'n. Pwede rin naman, pero mas malaki yung chance talaga pang naka-wireless, no? Kasi nga, ano lang yun, signal by signal, eh. Pagka hindi, may humarang, pwede, no? May humarang, o kaya may problema sa receiver o dun sa nagtatransmit, o parang gano'n. Di ba? Kaya, para sa akin, UTP LAN cable na lang gamitin mo. Para maging malinis, gamitan mo na lang ng malinis na setup din. Yung itatago mo na lang caps slots ng PC mo, nakalinya yung LAN cable. Isang ano lang sila, isang daanan, slagyan mo ng takip, Carville. Okay! Yan. Okay, mga Carville, sino mo na aking sasagutin? So, magkano ang budget? Example, 5 to 10 PC sa PisoNet. Yan, magkano magiging budget? Okay. Yung budget, no, mga Carville, sa pagtayo ng computer shop o PisoNet, nakadepende yan sa specs ng PC na bibili nyo. Okay? Okay, so, example, binili nyo, second na PC, 10,000 isa. So, kung ilan yung bibili nyo na yun, kunyari, 10,000 isa, second hand, 50,000, no? Pero hindi maganda second hand. Baka kasi bigla masira pag second hand. Brand nyo na lang, yung Ryzen 3, 15,000, mga ganun. 15,000 isa, so, lima muna, 15, 30, 45, 60, 70. Di ba? Konti muna sa umpisa, pero maganda yung specs na hindi katulad nung dadamihan nyo na yung PC nyo. Mababa naman ang specs. Okay, nasabi ko na to sa ibang video ko, no? Di ba, ng konti muna na PC mabili nyo, basta medyo maganda yung specs. Okay, wag nga kayong bibili ng mababa. Pero ang pinaka-minimum siguro na bibili nyo ngayon, sa ngayon ha, siguro mga Athlon 200G, Athlon 3000G. Diyan magsimula, diyan sa dalawang yan, or pag nag-Ryzen 3 ka, mas okay, no? Pero kung nakapag-Ryzen 5 ka agad, 5600G, mas okay na okay. Okay? Lalo na kung naka-Ryzen 7, 5700G, ano na yon, talagang okay na okay na okay. Sobrang okay, pare. Okay? Yun, yung kay Carville, client specs niya, Ryzen 7, 5700G. Sana all. Okay? So yun, no, Carville, yung budget, kung magkano, pag magtatayo ng PisoNet, nakadepende kung anong specs ng PC ang bibilin mo, at kung ilan, siyempre, no? Kay Carville, tinatanong niya, magkano daw budget, example, 5 to 10 PC na unit, siguro, ay, yun nga, ano, nakadepende sa specs ng PC. Yun. Okay, kung Ryzen 3, 15,000 isa, so times mo lang kung sa 5, times, pagka 10 na may bibili mo, times mo sa 10. 15,000 times 10, 150,000. Ryzen 3 yun. Pag Ryzen 5 naman, 20,000 isa. 20,000 times 5, ilan yun? 10. 100,000 pala, 10. Tapos, pag 10 naman, 200,000. Pag Ryzen 7, aray ko po, nasa 25,000 yata isa yun. Pero, pag Ryzen 7 naman ang tinayo nyo, 5700G, finish na, mga kalaban nyo. Okay! Tapos, mga ka-reveal yung Ryzen 3, GTX 1050 Ti, compatible ba sila? Yes! 0% bottleneck, sakto-sakto yung GTX 1050 Ti sa Ryzen 3, mga ka-reveal. Okay! Tapos, kay Carville, gusto niya wireless na internet connection yung setup niya sa pag magtatayo ulit siya ng computer sa PisoNet. Kasi UTP LAN cable, ano daw eh, parang matrabaho. Matrabaho talaga sa una yun. Ilalan, ikikrip mo. Pero, pag na-setup mo na, okay na. Di ba? Hindi naman madaling masira LAN cable, lalo na pag inano mo, inayos mo yung pagkakalinya niya. Isang beses lang, okay na, no? Kasi hindi tulad kasi na wireless. Malinis nga siya kasi walang wire. Pero, baka, mataas yung chance niya sa loss na signal. Mahirap yun, no? Kasi nag-online games, yung wala na signal, internet. Di ba? Baka yung mag-online games ay madala.
konti maglaro sa'yo. Okay? So, para maging malinis sa setup, eh, gandahan mo na lang yung pag-setup ng LAN cable mo. Kabilis. Ang beses lang naman yun eh. I-setup ng maayos, malinis. Yun na, hindi mo nagagalawin. Matibay naman yun. Yung pag-crimp mo, gandahan mo na lang, lagyan mo ng parang cover dun sa dulo. Akin, wala yun. Nakita niyo ba yung dulo? May ano yun eh, may cover. Ang tawag dun, parang ano eh, boots. Lalagay mo. Kaya crimp mo, lalagay mo yung RG45. Tapos, lagyan mo ng... Hindi, lalagyan mo na ng boots yun, RG45, para yung wire hindi siya mabali. Parang yung boots yung parang gagalaw-galaw. Mapaprotekta ng boots. Boots ba tawag dun? Okay, so yun mo nakasagatin mga kalabilang. Ganito lang, maraming salamat sa panonood. Please like, comment, please share, please subscribe, click na bell button, kameme. Ha! Ray Gun, para update kayo pag may bago upload tayong video ng sabili mga kalabilang. God bless you, not what's left by all. Ang baon ng headset!